Hello sa inyong lahat. Ako dito si Rose, mula sa Philippines, para magbigay sa inyo ng isang panibagong tutorial sa Tagalog kung paano gawin itong Hugis Puso na wallet. Meron tong sukat na 2.5 inches na laki or taas, at meron din itong 3.5 inches na lawak. So ito ang gagawin natin ngayon. Binubuo ito ng dalawang pisngi nasa harap tsaka nasa likod, tapos idudugtong natin siya sa gilid at sa ibaba kasama na itong handle na ito. Okay? So para sa proyekto nito, kailangan natin ng nylon monoline string na may 0.50mm na sukat. Kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng chalk beads o acrylic rough beads na may sukat na 6mm. Tapos, kapag medyo hindi natin mapasok yung string, pwede tayong gumamit ng pin. Pag natapos na natin yung project na to, kailangan din natin ng zipper para matapos natin yung wallet. Meron akong tutorial para sa project na to in English na ginawa ko nung matagal na. Naiiba yun dito kasi yun, meron siyang borderline. Pero itong project na to, isang kulay lang ang gagamitin natin. So, meron akong suggested string length para dito. Para sa unang pisngi, mag-cut kayo ng 1 metro at kalahati ng arm para sa first cheek. Yung second cheek o yung kalawang pisngi, gagamit tayo ng 2 meters na string length. Okay? So, para umpisahan natin itong project na to, magsisimula tayo sa gilid. Tapos, bubuoyin natin yung mga kasunod na mga row. So, meron siyang siyam na row. Mag-umpisa tayo dito sa ilalim na to o sa gilid na to, na binubuo ng cluster of 5. So, hawakan natin yung string natin kung saan yung unang dulo na sa kanang kamay natin, yung kabila na sa kaliwang kamay natin. Okay? So, para dito sa unang pisngi, i-cut nyo lang yung string nyo ng 1 meter at kalahati ng arm. Okay? So, una natin gagawin, maglalagay tayo ng 4 na beads sa kanan. So, may 4 na beads tayo sa kanan. Bubuo tayo ng cluster of 5. So, magsasalikop tayo sa isang bead. Ito yung term na ginagamit ko kung saan yung right string nyo, ilulusot nyo sa isang bead pa kanan or pa kaliwa. Yung kaliwang string, ilulusot nyo dun sa same bead, pa kanan naman. Tapos, ia-align natin itong dulo na to. Hahawakan natin siya ng ganito. Tapos, slide natin yung 1 bead para makapunta siya dun sa 4 pa na beads para makabuo tayo ng cluster of 5. So, kailangan yung kaliwa at saka yung kanan nating string, pantay siya sa isa't isa. So, ito yung una nating gagawin na cluster. Ang kasunod niya ay cluster of 6. So, maglalagay tayo ng 2 beads. Yung kulay na pinili nyo. So, ang ginamit ko ngayon ay red na beads. So, maglalagay tayo sa kanan ng 2 beads. Tapos, maglalagay tayo sa kaliwa ng 2. Tapos, magsasalikop tayo ng 1 bead. Okay? Slide nyo lang itong bead na to para makapunta siya dun sa nilagay natin na beads para makabuo tayo ng cluster of 6. So, para matapos natin yung unang row, naglalagay tayo ng 2 beads sa kanan na string. Tapos, maglalagay tayo sa kaliwa ng 1 bead. Tapos, magsasalikop tayo ng 1 bead. Okay? So, ngayon, dapat ang itsura niya ay ganito. Cluster of 5, then cluster of 6, tapos cluster of 5. At dapat, yung string natin lumalabas siya dito sa bead na to. Okay?
Okay guys, so natapos na natin yung first row na may tatlong clusters. So pupunta na tayo ngayon sa second row. So puro cluster of 6 tong second row. So since ito yung una sa second row, ang gagawin natin, nilalagay tayo ng 4 na beads sa kanan na string. Tapos magsasalikop tayo ng isang bead para makabuo tayo ng cluster of 6. Okay? So, ito yung cluster of 6. Tapos ang gagawin natin, kukunin natin yung kaliwang string, isusuot kaliwa natin. So, ilulusot natin siya dito sa kasunod na dalawang beads na to. At dito, gagawa tayo ng cluster of 6 ulit. So, ang mangyayari, yung string natin, magmumula siya sa tatlong beads. So, ang sunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng dalawang beads sa kanan na string. Tapos, magsasalikop tayo ng isang bead. Okay? So, ngayon, that dalawa na yung cluster of 6 para sa second row. Kunin ulit natin yung kaliwang string. Suot kaliwa tayo sa dalawang beads nakatabi nung cluster na ginawa natin. Tapos, maglalagay tayo ng dalawang beads sa kanan. Tapos, magsasalikop tayo ng isang bead. So, ngayon meron ng tatlong cluster of 6. So, ngayon kukunin ulit natin yung kaliwang string natin. Isusuot kaliwa natin siya sa isang bead lang. Tapos, gagawin natin, pabaliktarin natin yung gawa natin. So, ganun siya dapat. Pabaliktarin natin siya. Tapos, bubuuin natin yung huling cluster of 6. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Tapos, isang bead sa kaliwa. So, mababaliktad din yung string since binaliktad din natin yung item. So, dalawa sa kanan, isa sa kaliwa. Tapos, magsalikop tayo ng isang bead. Okay? So, ngayon, meron na tayong apat na cluster sa second row. Okay? Okay, guys. So, ngayon, gagawin na natin yung third na row. So, dapat yung string gagaling dito sa bead na to. Dito, gagawa tayo ng cluster of 5. So, maglalagay tayo ng tatlong bead sa kanang string. Tapos, salikop tayo ng isang bead. That ganyan na siya. So, kunin natin yung kaliwang string. Isuot kaliwa natin sa dalawang kasunod na bead katabi ng cluster of 5. Dito, gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. At sa likop tayo ng isang bead. Tapos, gagawin lang ulit natin ito ng dalawang beses pa para makabuo pa tayo ng dalawang cluster of 6. Tapos, nasamahan ko kayo pagkatapos nun, okay? Okay guys, so sa ngayon dapat nagawa na natin yung dalawa pang cluster of 6. So, ito na yung chair niya ngayon. Andito na tayo sa dulo ng row 3. So, kunin natin yung kaliwang string. Ilusot natin siya dito sa isang bead na katabi ng huling cluster of 6. Babalik na rin natin yung gawa natin. Tapos, dito, maglalagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Tapos, isang bead sa kaliwa.
sa likop tayo ng isang B. So, dapat ganito na yung itsura niya. Meron dapat 1, 2, 3, 4, 5 na clusters sa third row. Tapos dito gagawa tayo ng cluster of 6 para maumpisahan natin yung ika-apat na row. So, maglagay tayo ng apat na beads sa kanan. Kapag medyo sira yung bead na ginagamit, tabi lang natin. So, meron tayong apat na bead sa kanan at sa likop sa isang beads para makabuo tayo ng cluster of 6 para sa unang cluster ng kaapat na row. So, ganyan na dapat siya. Tapos, kunin natin yung kaliwang string. Insert natin siya sa okay. Kunin natin yung kaliwang string. Tapos, suot kaliwa natin siya ng dalawang beads. Makatabi ng cluster of 6 na ginawa natin. Tapos, dito gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglagay tayo ng dalawa sa kanan. And then, sa likod. Gagawin ulit natin to ng dalawang beses pa. So, magsusuot kaliwa tayo ng dalawa. Maglalagay ng dalawang bead sa kanan at magsasalikot ng isa. So, gagawin pa natin yun ng dalawang beses. Pwede nyo na yung gawin mag-isa. Tapos, sasamahan ko na lang kayo pagkatapos. Okay? Okay guys. So, dapat ganito na yung tsura niya. Dapat nakagawa na tayo ng apat na cluster of 6 para sa ika-apat na row. So, sasarado na natin yung cluster, yung kaapat na row. Kunin natin yung kaliwang string. Ilusot kaliwa natin ng dalawang beads. So, lalabas na siya sa tatlong beads. So, turn your work or baliktarin natin yung gawa natin. Dito, gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglalagay tayo ng dalawang beads sa kanan. At magsasalikop tayo ng isang bead para makompleto natin yung ika-apat na row. So, dahil ganito na itsura niya. So, yung string natin, nanggagaling siya dito sa bead na to. So, ang gagawin natin para maumpisahan natin yung ikalimang row, kunin natin yung kaliwang string, ilusot natin siya sa isang bead. So, kaliwa. Dito gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglalagay tayo ng tatlong bead sa kanan. Tapos, sa likop tayo ng isang bead. So, ito yung unang cluster sa row 5. Kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa natin siya ng dalawang beads. Dito gagawa tayo ng cluster of 6 uli. So maglagay tayo ng dalawang beads sa kanan. Tapos sa likop. So gagawin lang ulit natin to ng dalawang beses pa para sa dalawang magkasunod. So, suot kaliwa ng dalawa, maglagay ng dalawang bead sa kanan, sa likop, tapos gumawa ulit ng isa pa. Bali, dalawang cluster of 6 ang gagawin natin. Sasamahan ko kayo pagkatapos, okay? Okay guys, so sa ngayon, dapat nagawa na natin yung apat na cluster of 6. Ito yung pinakagitna ng heart na wallet. So, meron na tayong nagawang apat na cluster of 6. Kunin natin yung kaliwang string, tapos insert suot kaliwa tayo ng isang bead. Baliktarin natin yung gawa natin. So, dito gagawa tayo ng cluster of 5. Ito yung pinaka-gitna ng wallet. Maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Then, magsalikop tayo ng isa. Para matapos natin yung ikalimang row.
So, ganyan na dapat siya. Tapos, kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa ng isang bead. Dito, gagawa tayo ng cluster of 6 para sa ika-anim na row. Maglagay tayo ng tatlong bead sa kanan. At sa likop tayo ng isa. So, ito yung unang cluster para sa ika-anim na row. Kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa tayo ng dalawang beads. Nakatabi ng unang cluster of 6. Maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Tapos, sa likop. Tapos, gagawin lang din natin to ulit ng dalawang beses pa para sa magkasunod na dalawang space. So, suot kaliwa ng dalawa, maglagay ng dalawang bead sa kanan at magsalikop. Gawin nyo ng dalawang beses at susamahan ko kayo pagkatapos. Okay, so, sa ngayon, dapat yun ito na yung ating 6 row. Meron tayong dapat na 4 na cluster of 6. So, ganyan na itsura niya. Ito yung kabilang pisngi. So, bubuin na natin yung kabilang part ng heart. So, kunin na natin yung kaliwang string. Lusot natin siya dito sa isang bead na katabi ng huling cluster of 6. Baliktarin natin yung gawa natin. Dito gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Tapos, isang bead sa kaliwa. Tapos, sa likop tayo ng isang bead. So, dapat yung string manggagaling dito sa gilid ng cluster of 6. Dito, magagawa tayo ng, so, ikapitong row na. Maglalagay tayo ng cluster of 5 para dito. So, maglagay tayo ng tatlong bead sa kanan. At magsalikop tayo ng isang bead. Para mabuo natin yung unang cluster ng ikapitong row. Okay. So, dati yun yung itsura niya. Okay? Kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa tayo ng dalawang beads. Dito gagawa tayo ng cluster of 6. So, maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. At magsalikop tayo ng isang bead. Okay? So, gagawin pa natin ito ng dalawa pang beses. So, suot kaliwa ng dalawang bead. Maglagay ng dalawang bead sa kanan at magsalikop. So, gawin natin yun dalawang beses at sasamahan ko kayo pagkatapos. Okay guys, so dati na din na ang itsura ng ating 7th row. Nagsimula sa cluster of 5 tapos sinunda ng tatlong cluster of 6. So, kunin na lang natin yung kaliwang string. Suot kaliwa tayo ng dalawang beads. Tapos baliktarin natin yung gawa natin. Sasarado na natin yung 7th row. So, maglalagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Sa likop tayo ng isang bead. Para matapos natin yung 7th row. So, ganun yung itsura niya. Kunin natin yung kaliwang string. Insert natin or suot kaliwa ng isang bead. Tapos dito gagawa tayo ng cluster of 6. Umpisa ng 8th row. So, maglagay tayo ng tatlong bead sa kanan at sa likop tayo ng isang bead. So, ito yung umpisa ng 8th row. Kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa ng dalawang beads. Maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Sa likop tayo ng isang bead. Okay? Tapos, kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa ng dalawang beses. Or dalawang beads. Maglagay tayo ng dalawang bead sa kanan at sa likop ng isang bead.
So, ngayon meron na tayong tatlong cluster of 6. Kunin natin yung kaliwang string. Suot kaliwa ng dalawang beads. At baliktarin natin yung gawa natin. Ito yung huling cluster ng 8 rows. So, naglagay tayo ng dalawang beads sa kanan. At magsalikop tayo ng isang beads. Okay? So, ganito na dati itsura niya. Guys, so ngayon, ito na itsura ng 8th row natin. So, tatapusin na natin siya para sa 9th row. So, kunin natin yung kaliwang string. So, kaliwa tayo ng isang bead. Tapos, ito gagawa tayo ng cluster of 5. So, maglalagay tayo ng dalawang bead sa kanan. Tapos, salikop tayo ng isang bead. Kunin natin yung kaliwang string, isuot kaliwa natin ng dalawang beads. Dito gagawa tayo ng cluster of 6, so maglalagay tayo ng dalawang beads sa kanan at sa likop ng isang beads. Okay, so ngayon ito na yung huling cluster para sa unang pisngi. Kunin natin yung kaliwang string, suot kaliwa natin ng dalawang beses. So, para dito sa huling cluster, na cluster of 5, magsasalikop tayo ng dalawang beads. So, imbes na isang beads lang, dalawang beads ang sasalikop natin. Para masarado na natin to. So, ang susunod na gagawin natin, kunin natin yung isang string. Tapos, ipupasok, ilulusot-lusot lang natin siya sa beads, sa kabuuan ng piece na nagawa natin. Hanggang sa malusot-lusot na natin siya. Okay? Hanggang sa 2 to 3 inches. Tapos nito, so, ilusot-lusot lang natin siya para hindi siya madaling matanggal. Hindi na natin kailangan i-knot or itali. Ganito lang yung gagawin natin. Para hindi siya matanggal agad. Tapos, pag nalusot-lusot niya na siya, ng hanggang kung saan, pwede na natin gupitin yung string. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa kabilang string. Ilulusot-lusot lang natin siya. So, kagaya nito, nalusot na natin na mahaba-haba. So, kunin lang natin yung gunting, tapos i-cut lang natin siya. Okay? So, yun ay magiging itsura niya. So, susunod na lang natin gagawin ay gagawa pa tayo ng isa pang pisngi nitong wallet na to. Gawa dun sa pinakita ko sa inyo yung instruction kanina sa paggawa ng unang pisngi. Ang kaibahan lang, ang gagamitin nating string para sa ikalawang pisngi ay 2 meters para magamit natin yung natitira para pandugtong sa dalawang pisngi. Okay? So, gawin nyo lang yon, tapos sasamahan ko kayo pagkatapos. Okay? Okay guys, so sa ngayon, dapat nakagawa na tayo ng ikalawang pisngi para dito sa heart-shaped wallet. So, gamit ang 2 meter na haba ng string. So, ang string natin, kung kagaling siya ngayon dito sa huling cluster of 5. So, ang gagawin natin, ilalagay lang natin siya dun sa posisyon para lumabas siya dito sa pagitan ng cluster of 5 at cluster of 6. So, kunin lang natin yung isa nating string. Tapos, ilagay lang natin siya dun sa tamang posisyon kasi dun natin siya idudugtong. Okay? So, gaya nito. Yung isang string muna ang kunin natin. Tapos, ilagay natin siya sa pagitan ng cluster of 5 at cluster of 6 na nasa gilid ng heart na wallet. Pikpitan lang natin siya. Okay, so ngayon, nandito na siya sa isang bead sa pagitan nitong dalawang cluster. So, kunin natin yung isa pa nating string.
Tapos, ilusot-lusot din natin siya para makapunta naman siya dun sa kabilang parte. Para lumabas siya sa dalawang beads. Kasi doon natin siya iduduktong. Okay? Papakita ko lang sa inyo para alam niyo kung saan niyo ilulusot tong string natin. Okay? Okay. So, dapat yung string natin nagigaling siya dito sa dalawang bead sa pagitan ng cluster of 6 at cluster of 5. Okay? Okay guys, so ngayon na nalagay na natin siya sa tamang posisyon, kunin natin yung isa pang pisngi, tapos paglalapatin natin siya. Ngayon, pwede na natin siyang pagduktungin. So, kukuha tayo ng isang beads. Tapos, dun sa kanang string, ilulusot natin yung beads. Tapos, ilulusot natin itong string natin sa kabilang pisngi sa pagitan ng cluster of 6 at cluster of 5 ng kabilang pisngi. Okay? So, yan siya. Tapos, magsasalikop tayo ng isang beads. Okay? Para mapagdutong natin siya. So, magkakaroon siya ng cluster of 6 sa pagitan ng dalawang pisngi. Okay? So, ganun na yung maging tsura niya. Para maging matibay siya, kunin natin yung kaliwang o kanang string. Tapos, ilusot lang natin siya pabilik doon sa nagawa nating cluster of 6. Para lang maging matibay, ilusot natin siya pabalik dun sa beads. Okay? Tapos, sipitan lang natin ng ganito. So, ngayon, nadugtong na natin. Ang susunod natin gagawin, kunin natin yung ngayong ibaba na string. So, at kaliwa tayo ng dalawang beads sa ilalim na beads or ilalim na pisngi. Kunin natin yung nasa itaas na string. Ilusot din natin sa dalawa pang beads na magkasunod. Tapos, magsasalikop tayo na isang beads. So, ito lang yung gagawin natin dun sa kabuuan ng wallet hanggang sa makarating tayo sa kabila. Kung saan, nasa pagitan din ng cluster of 5 at cluster of 6. Papakita ko ulit, okay? Kunin natin yung ibabang string. So, kaliwa tayo ng dalawang bead sa ibaba. Kunin natin yung itaas na string. Tapos, suot kaliwa ng dalawa para dun sa kabilang pisngi. Tapos, magsasalikop lang tayo ng isang beads. Okay? Ito yung gagawin natin hanggang sa makarating tayo sa kabilang dulo. Okay? Okay? So, gagawin natin yan paikot sa ibaba hanggang dito sa pagitan ng cluster of 5 at 6. Okay? So, pwede nyo lang gawin yon at sasamahan ko na lang kayo pagkatapos. Okay, so sa ngayon, napagtugtong na natin yung dalawang pisngi ng heart-shaped wallet natin. So, meron na siyang dugtong sa ilalim hanggang sa makarating tayo sa kabila. Sa pagitan nitong cluster of 5 at 6. So, ngayon, gagawin na lang natin itong handle natin. So, maglalagay tayo ng 10 na bead sa kaliwa or sa kanan nating string. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so ngayon, magsasalikop lang tayo sa lahat ng cluster na yon. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung kabilang string, ilulusot natin siya dun sa lahat ng 10 beads. Pabalik.
Bale, ito yung magiging handle ng wallet natin. Sa likop tayo sa lahat ng 10 beads. Para mabuo natin yung bilog. At yun yung magiging handle nito. Maliit lang siya. Kasi maliit lang din naman yung wallet natin. Pero may iba pang paraan para gumawa ng handle. So, nalusutan natin lahat. So, kunin natin yung isang string. Nilusot natin siya dito. Tapos, yung kabilang string, ilusot natin pabalik. So, para lang tayo nagsalikop ng 10 beads. So, yan na siya. So, ang kasunod na gagawin natin, kukunin lang natin yung isang string muna. Ilulusot-lusot natin siya sa loob ng wallet para maging matibay. Dahil na sabi ko kanina, hindi na kailangan i-knot o itali. Basta ilusot mo lang siya kung gaano kalayo para hindi siya mahugot agad. Pagkatapos nito, pag nagawa na natin ilusot to ng mahaba-haba, pwede na natin gupitin yung string. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa kabilang string. Ilulusot-lusot lang natin siya para maging matibay. Tapos, pag nagawa na natin to, pwede na tayong kumuha ng zipper na kasing kulay ng beads na ginamit natin para itahi dito sa wallet na to para magamit na natin siya or pwede na natin siyang ibenta. Okay? So, yun lang gagawin natin. Ilulusot-lusot na lang natin siya at hikita na lang natin. So, ngayon nakabuo na tayo ng heart-shaped na wallet. So, yan na yung huli ng ating tutorial para sa ngayon. Sana nagustuhan yung gawin siya tulad na lang ng kasiyahan ko na ituro siya sa inyo. So, yung written pattern para dito sa wallet na to, nakalagay siya ngayon sa blog ko na ganchiliera.blogspot.com. Kung gusto niyo siya makita, may diagram din doon na pwede niyo sundan. So, yan ngayon ang ating tutorial and thank you. Salamat sa inyo lahat sa pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli!